karma. Enjoy your time. Hindi kayo nagpapadali. Yes, ma'am. So, let's go, ma'am. So yung mga kamasa, no, pupunta na kami sa Carriage of Mountain. So, nakasakay kami dito sa may isa sa mga sasakyan niya na Biscay Tourism. So, maraming salamat sa Biscay Tourism kasi ito nga, ma-enjoy natin mga masyal dito sa Biscaya kasama nga ang Biscay Tourism. Maganda kuli history nito kasi dito dati umaakit nung challenge pa yung buhay ng asawa mo nung mga maliliit sila. Dito si area na to, dito siya namumulot ng kahoy na panggatong. Maliliit pa sila, yung mother-in-law ko. Magdadala sila ng sardines na dilata. Tapos pagdating nila dito sa taas, papalitan ng native na manok, gano'n. So, hindi niya alam na magiging kanya. Ang first na na-avail is 4 hectares. Ang first na na-avail. Tapos, hindi namin na malaya na naging 16 hectares na siya. Pero, hindi pa namin nagagalaw yung 6 na hectare yan. Bali, yung 10 hectares lang yung talagang natamnan na ng iba't ibang prutas. May konting kulay. Mga different na trees. May nara. Mahogany, melina, akasya, mga ganyan. Nung tapos nung makita ito, sinabihan ng father-in-law ko na bilhin ng asawa ko. So that time, wala pang daan. Wala pa kaming sasakyan. Kaya ang lahat ng mga trees dito, kung makikita nyo, kagaya ng mga mahogany trees namin, kung gaano siya kalaki, ganun na kami katagal dito. Kasi yan yung mga napakpak carry. Alam mo yun? Kasi wala pang tire path, yung tire path na yan, ay wala yun. Talagang bato-bato. Tapos ang makaakit pa na jeep, yung pangit na jeep, ay yung karag-karag na talaga. Yun yung nire-rent namin. Kami sasakyan nga. Si mother-in-law ko, tsaka si father-in-law ko, yung masipag na nagpapatrabaho dito. So they take, yung mga beginnings nito, actually sila ang nag-take care. Yan, yung kwento naman ng bahay na yan, madugo. Kasi papadeliver ka ng darat sa highway. Tapos ha-hire kami ng tao na sako-sako. Isako-sako dah. Kasi kailan lang naman yung pinabak ko yung daan na yan. Kailan lang pinabak ko. Recent lang. Nung dumating na ang globe, nabakko na nila yan, pero syempre pangit pa rin ang daan. Lately ko lang talaga ginastosan din yung ano na, kaya nakakaakyat na somehow yung sasakyan. Tapos medyo gumaan na rin yung buhay, nakabili na rin sasakyan. Kaya parang naging yung means of transport, madali nang makapag-akyat ng mga tanim, mga ganyan. So yun, kaya matutuwa ka sa bahay na yan kasi imagine mo, sako-sako. Pagbayad ka, umulis, sumalog.
So may kwento. Kaya sabi ko nga dun sa mga tao, pag mag-succeed tong farm na to, ang ganda ng istorya. Kasi hindi siya nagsimula na maganda na siya. Hindi siya nagsimula. Bakit habit home? Ang inisip ko lang nun, gusto kasi ang end, kung kaasa ka lang kasi sa harvest, hindi kaya ang end na. Kasi kalaban mo ang calamities. Pag may calamities, layo-layo, ajay ko, ang nakaya. So, sa dami ng training sa inattendant ko, at dati ko ako trainer ng DA, sabi ko, ang end dapat nito, farm tourism. Nakakatuwa lang na may pumupunta kasi sinasabi nila, para nagiging mental therapy itong lugar na ito ngayon. Alam mo yung sasabihin na mamilang buwan na akong stress. Parang pagdating ko dito, parang nawala lahat. Parang hindi yun nababayaran ng pera, diba? Pag ikaw yung owner, parang additional na lang yung, minimal lang yan eh. Yung nakatulong ka sa tao na, alam mo yun, parang nasave mo siya. May nag-enhance lang ako. Nag-designing lang ako. Actually, it's a husband and wife. Yung nakikita nyo is a husband and wife na plano. Ako nagpa-plan financially siya. Tapos pag may gusto rin siya, pinapa-enhance pa rin niya sa akin ano sa tingin. So, parang nagkataon lang na kami mag-asawa, parehas yung gusto. Kasi hindi lahat ng mag-asawa, parehas ang gusto. Nagkataon na kami mag-asawa, parehas yung direction namin. Yung gusto niya, gusto ko din. Kasi sabi ko, ang goal ko, dapat bago ako mag-50, tapos ko na. Tapos ko na, para hayahay na. Para ROI na baga. Alam mo yun, mas kaya paano. Yun yung goal natin. Pero you can never tell life eh. You can never tell life. Hindi mo lang, maya, buhay ka pa. So, we are just enjoying, actually. Kaya nga sabi ko nga, nakita niya daming hearts. Na? Kasi gusto ko talaga, love farm siya. Alam mo yan. Lahat ng pang-de-stress, gusto ko nandito. Kaya huwag kayo mag-expect na may swimming pool dito. Siguro, spa yung isang dream ko dito. Spa. Para pag umakyat, pag maglakad, ma-relax. Alam mo yan. Tapos, restaurant. Ang dream mo naman, Asian. Hopefully, magawa ko. Pero yan yung magka-drawing pa siya eh. Drawing pa. Kaya sabi ko nga, ma'am, dapat may ganito, dapat may ganito. Ano yung mga pumunta? Sabi ko, magsama mo na kayo sa habit ko. Huwag kayong magmadali. Kasi lahat naman yan. Tsaka turutan nyo. Imagine mo, 15 years in the making ko. Kaya may ma-enjoy na kayo dyan na guyabana, mangosteen, durian, dragon fruit, longan, lychee, grupo, manga. A little of everything. Enrichment sa lahat po ng mga nanonood po. I hope when people come here, yung ma-feel nila yung passion ng farmer. May love sa nature. Madi-stress sa nature. Kasi di ba pag may problema ka, just hug a tree. Mamatay yung tree, kawawa yung tree. Pero hindi. Dito kasi talaga, masarap pa yung hangin. May fireflies pa tayo sa gabi. May fireflies. So, yung ecology niya, maganda pa. So, kung may fireflies pa, ibig sabihin maganda pa yung hangin. I hope everybody sa ganda ng nature dito sa Courage Mountain. I hope everybody will be inspired. Thank you very much.
Parish Integrated Farm. So yung mga gustong pumunta po dito, pwede po kayong mag-book sa Biskaya Tourism. Yan po ang aming kasama ngayon, ang Biskaya Tourism. At ito po ay mapapanood ninyo through YouTube at sa aking page. Sa aking page, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung bell button. Maraming salamat sa inyong support at sana po yung na-enjoyan nyo o na-enjoy nyo ang panonood dito sa vlog na to. Bye! Check the mic and make sure it sound right, boys. Like, comment, and subscribe.